Basta muli, magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay mag-share po dito po sa Daily Devotion at nandito na po tayo sa Deuteronomy chapter 23 at ang akin pong isi-share ay dito po sa verses 1 to 4 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, mga hindi kabilang sa sambayan ng Diyos, ang isang lalaking kinapon o naputulan ng ari ay hindi maaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh. Sino mang anak sa labas ay hindi maaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh hanggang sa 10th salin ng kanyang lahi. Ang isang Ammonita o Moabita ay hindi maaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh hanggang 10th sali ng kanilang lahi sapagkat hindi nila kayo binigyan ng pagkain at inumin nang kayo nagalakbay mula sa Ehipto. Bukod dito, inupahan pa nila si Balaam na anak ni Beor na taga Pitor Mesopotamia para sumpain kayo. Salamat po. Salamat po. Purihin po yung Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. At muli tayo po yung mag-share sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 23 verse 5 to 7. Gayunman, hindi siya dininig ng Diyos ninyong si Yahweh, sa halip pinagpalan niya kayo sapagkat mahal kayo ni Yahweh. Kailanman, huwag ninyo silang tutulungan upang sila'y maging mapayapa o masagana. Huwag ninyong kasusuklaman ang mga Edomita sapagkat sila mga kapatid ninyo, gayon din ang mga Egyptyo sapagkat kayo'y nanirahan sa kanilang lupain. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 23 verse 8 to 11. Ang mga anak ng 3rd saling ng lahi nila na ipinanganak sa kanila ay makakapasok sa kapinsanan ng Panginoon. Pagka ikaw ay lalabas sa kampamento laban sa inyong mga kaaway, ay magbabawa ka nga sa iyo sa bawat masamang bagay. Kung magkakaroon sa iyo ng sino man lalaki na hindi malinis dahil sa anumang nangyari sa kanya na ikinagabihan ay lalabas nga sa kampamento, hindi siya papasok sa kampamento. Ngunit mangyayari kinahaponan na siya ay maliligo sa tubig at pagka ang araw ay nakalubog na ay papasok siya sa kampamento. Amen. Magandang gabi muli sa ating lahat at ibabasa ko po sila at Yasmin. At Yasmin, matatagpuan sa Deuteronomy chapter 23 verses 12 to 14. Sabi ko rito, maglalaan kayo ng isang lugar sa labas ng kampo na gagawin ninyong palikuran. Magdala rin kayo ng kahoy bukod pa sa inyong mga sandata. Gagamitin ninyo itong panghukay at pangtabon kapag kayo dudumi. Naglilibot ang Diyos ninyong si Yahweh sa inyong kampo upang iligtas kayo sa mga kaaway at sila ipalupig sa inyo. Kaya't kailangan manatiling malinis sa pamagitan sa paningin ng Diyos ang inyong kampo. Baka pabayaan niya kayo kapag nakita niya marumi ang kampo. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Deuteronomy kapitulo 23 versikulo 15 hanggang 18. Ito po ang nakasulat. Kung tumakas ang isang alipin sa kanyang amo at tumakbo sa inyo, huwag ninyo siyang piliting bumalik sa kanyang amo. Patirahin ninyo siya sa inyong lugar kahit saang bayan niya gusto, huwag ninyo siyang aapihin. Dapat walang Israelita, lalaki may babae na magbibinta ng kanyang katawan bilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa templo.
Huwag ninyong dadalhin sa bahay ng Panginoon na inyong Diyos ang pira na tanggap ninyo sa pamamaraang ito bilang bayad sa inyong pangako sa Panginoon na inyong Diyos, dahil kasuklam-suklam ito sa Kanya. Yan lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po mga kapatid. Muli, tayo ay magbabahagi ng Bible verse. Galing po ito sa Book of Deuteronomy, Chapter 23, Verses 19 to 21, na ang sinasabi, "Do not charge a fellow Israelite interest, whether on money or food or anything else that may earn interest. You may charge a foreigner interest, but not a fellow Israelite, so that the Lord your God may bless you in everything you put your hand to in the land you are entering to possess. If you make a vow to the Lord your God, do not be slow to pay it, for the Lord your God will certainly demand it of you, and you will be guilty of sin." Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Yan ang gabi po sa ating lahat, at babasahin ko po ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 23 verses 23 to 25. Sabi rito, ngunit kailangan ito pa rin ang anumang kusang loob na pangako ninyo kay Yahweh. Kapag kayo pumasok sa ubasan ng inyong kapwa, maaari kayong kumain ng bunga niyon hanggang gusto ninyo. Huwag lamang kayong mag-uwi. Kung mapadaan naman kayo sa tira, sa triguhan ng inyong kapwa, maaari kayong pumitas ng mga uhay sa pamamagitan ng mga kamay, ngunit huwag kayong gagamit ng karit. Puri ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Amen. Amen.